Hindi natuloy ang pasukan sa ilang paaralan sa Cagayan. Lubog kasi ang ilang lugar doon sa baha dahil sa bagyong Guring. May mga inilikas na rin dahil sa tindi ng pagragasa ng tubig. At live mula sa Santa Teresita, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Jenny, kumusta dyan? Julio, Cheryl, mahinang pag-ulan na lang yung nararanasan dito sa probinsya ng Cagayan. Pero yung dami ng tubig na bumabagsak sa mga bayan mula doon sa bundok, abay lalo nagpapalala sa bang nararanasan ngayon dito. Actually, sa likuran ko, eskwelahan po ito. Pero doon sa, dahil sa taas ng tubig ngayon, halos bubong na lang yung kita at konting-konti na lang, malulubog na itong buong eskwelahan. Umapaw ang tubig sa ilog na ito sa Barangay Pateng sa Gunsaga, Cagayan. Ang pamilyang ito, napapunta na sana sa evacuation center, na trap. Makapigil hininga ang pag-rescue. Ang isang bata, inilagay sa loob ng life jacket ng rescuer. Yakap-yakap ng rescuer ang bata habang hinihila sila pabalik ng iba pang mga rumisponde. Ayon sa Gunsaga MDRRMO, galing bundok ang rumaragas ng tubig. Pag malaki ang tubig, magsatalukan yung main river at yung creek. Sa ngayon, mas malalim na ngayon. Buti nga na mas bago kami makapag-respond. Sa bayan naman ng Amulong, naglaho na ang simentadong daan dahil sa malakas na ragasan ng tubig. Pero ang ilang residente, pinapagpag lang yan. May mga ayaw ding lumikas kahit patuloy na tumataas ang tubig. Medyo kinakabahan kasi palaki ng palaki yung baha mo. So, hinihintay niyo pang tumaas yung tubig? O ma'am, kasi alaga naman iwan namin yung mga alaga namin dyan. Naka-alerto naman ang MDRRMO kung sakaling kailangan ng pwersang palikasin ng mga residente, lalo't di pa rin tumitigil ang ulan. Hindi pa galing sa tubig ng sa ilog yan, galing pa sa bundok yung mga tubig yan, ma'am. Sana huminto na, humupa na sana ang ulan para hindi na tumaas. Kasi pag tumaas, kawawa ng mga tao. Di rin nakaligtas sa baha ang mga eskwelahan. Ang para lang ito sa Santa Teresita, halos umabot na sa bubong ang tubig. Nagtanggalan naman ang mga bubong at pinto ng eskwelahan na ito sa Bugey North District. Kaya naman wala pa rin pasok mula preschool hanggang kolehiyo bukas. Pero ang ilang teacher present sa kanilang paaralan. Kanya-kanyang linis na mga classroom nila at dahil araw pa ang bibilangin bago mag-back to school ang mga bata, asahan na ang mga make-up classes. Papalitan namin ng Saturday itong walang pasok para ma-meet namin yung required number of school days. Julio, Cheryl, mabilis yung pagtaas ng tubig dito. Actually, kanina, tanghali, nasa 2 to 3 meters lang yung taas ng tubig dito sa bayan. Pero ngayon, mahigit 5 meters na. Kaya naman, konting-konti na lang abot na yung mga bubong dito sa eskwelahan at konting-konti na lang malulubog na itong buong eskwelahan. Actually, nasa low-lying area ito. Pero maging dito sa kinaroroonan namin, nasa National Highway, high area na ito. Pero 2 to 3 meters na rin yung taas ng tubig. Kaya naman, inilikas na yung mga residente dito sa barangay Simpa Tuyo. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Jenny Dongon. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.